Welcome po sa ating Anggaling segment, mga kapatid. Ngayon, pakinggan po natin ang kwento na naging karanasan ng ating panauhin, isang magiting na inventor, si Inventor Bimbo Doran, na magkukwento po ng kanyang naging karanasan sa panahon ito ng COVID-19. Happy healing morning, Inventor Bimbo! Happy healing morning po, Dr. E. And sa mga viewers ng Healing Galing. O, kumusta ka na ngayon? Ito po, okay naman na po. Still alive and kicking. Malakas na malakas na. Buhay pa! Buhay pa! Yeah. Kwentuhan mo naman kami ng iyong naging karanasan at kung bakit ikaw nahilig sa pag-inom ng serpentina. In fact, yung experience ko 2 weeks ago, nagkaroon kami ng meeting marami dito sa National Inventors at may mga na-encounter ako. Siyempre, sobrang pagod, may na-encounter ako iba-ibang klaseng tao. And so far, nagsimula ito, nakaramdam ako ng pananakit ng lalamunan or sore throat. Medyo nagpanik ako dahil inisip ko kasi nga yung mga panahon ngayon na yung coronavirus. At siyempre, medyo na-alarm po ako. Nakaramdam ako ng sign or symptoms. I'm really not feeling well. And I felt tired. Pagod na pagod ako nung araw na yon. And my body started to sore. Feeling ko may trangkaso ako na naewan. Na hindi ko alam kung bakit. Tapos nga po, medyo nagkaroon ng yung lalamunan ko. Talagang hindi ko alam kung COVID na ba to. Kasi ang tingin ko, ang sabi nga nila, pagka nakaramdam ka ng pananakit ng lalamunan, isa sa mga sign to. At medyo sabi ko, kailangan ko na magpakonsulta o kailangan ko maghumingi ng advice. Sa tingin mo ba, Bimbo, tumaas ang temperature mo? Kasabay ng nararamdaman mo? Actually, yung araw na yun, minamonitor ko kasi yung pakiramdam ko, saka yung temperature ko. Meron kaming thermo scanner dito sa bahay. So, medyo naglalaro na sa 37, medyo lalagnatin ako ng hindi oras nang wala sa sa panahon. Kaya nga yung pananakit na lalamunan po. Kaya nga sabi ko nga, pwede ko bang tawagan si Dr. E? Kaya nga tinawagan kita, napayo mo na in-advise mo sa akin na uminom ako ng maraming tubig, especially yung mainit na tubig at hot water na lagyan ko ng serpentina. Saka kalamansi, saka or lemon. Yun, isa sa mga nakatulong po sa aking pakiramdam yon for how many hours or one day, after one day, medyo gumaan. Hindi ko po sinasabi to para mag-take agad ako ng gamot na yun yung serpentina yun, isa sa mga nakatulong po sa akin. Kasi yun yung naalala ko nung araw, sabi nga sa akin ng my mom, you know, isa sa mga inventor din, the more the better, mas okay. At tungo din ang mga ampalaya, kumain ako ng ampalaya. Kasi alam ko. Oo. Ang yumaong mother po ni Inventor Bimbo Doran, si Inventor Carlita Doran, ay dalubhasa din sa mga herbs eh. No? Kaya dyan sa kanya nagmana si Bimbo. At naturoan na pala ni Tita Carlita ng maraming kaalaman sa herbal. Kaya marunong ka rin, di ba? Until nag-usap tayo at itinuro ko sa yung hydrating diet, pahinga, yung sinabi ko sa yung i-isolate mo ang sarili mo, baka ang mga bata, ang mga anak mo ay maapektuhan at hindi natin dapat binabaliwala ang ganyang sintomas para hindi na matuloy, di ba? Sakasakali. No? So, wala ka namang LBM, walang pagsusuka, hindi ka nakaranas ng ganon. Wala pa, Doktora. In fact, yung nangyari talaga sa akin, yun nga yung pananakit ng lalamunan, isa sa mga unang sign yun. Tapos, pagod, alam mo naman yung mga panahon na marami kang ginagawa, minsan hindi mo na napapansin ng oras, bigla na lang ako, parang kumbaga, nag-shutdown na lang yung katawang ko. Oo. Kaya nga po, mga kapatid, nung nag-usap kami ni Inventor Bimbo, pinayuhan ko na kaagad siya na huwag ka na munang lalabas, i-isolate mo ang iyong sarili, mag-hydrating diet ka, kung meron kang serpentina, mag-serpentina ka. Saan ka ba nakahanap ng serpentina, Inventor Bimbo? Actually, sa office, meron kami doon maliit na garden.
At meron kaming mga ano doon, mga halaman, especially yung mga ginagamit din namin sa aming products. Pero yung Serpentina, meron akong isang paso, kaya hindi ako nahirapan. In fact, sabi ko pa nga, baka kulangin to eh. Nagpahanap pa ako sa ano ko, kasama sa bahay. Okay, so ginawa mo siya ang Serpentina how many times a day? 3 times a day po yung ginawa ko kasi mahirap din pag sobra. At siya, alam mo naman pagka sobrang pait, minsan yung tinatawag nila ng hyperglycemia pa yan. Gusto kong tanungin, nakahawa ka ba dyan? Meron bang ibang nakaranas sa family members ng similar condition? Wala po. Yun ang unang-una po pinotektahan ko kasi, you know, yung mga kasama ko dito sa bahay, especially my kids, kailangan ko na agad gawin. Kung kinakailangan mag-isolate ako, gagawin ko, isolate ako. Pero ginawa ko po yung mga panahon na yun, yung 2 araw na sinabi niyo sa akin para lang maprotektahan ko yung mga bata. Ayun. Marami ang nanonood sa atin ngayon dito sa Hilinggiling, Inventor Bimbo. Ano ba ang pwede mong maipayo kung sakaling makaranas din sila ng katulad ng naranasan mo? Alam niyo po, ito po nga magpapatunay po na ang halamang gamot kagaya ng Serpentina ay isang medicinal herbs na natural na tinatawag nilang natural painkiller. Na tinatawag. At sa aking ginawang mga self-research, mabuti din itong papababa ng lagnat, pinapatay nito rin mga infection, dulot ng bakterya sa ating katawan. Meron din itong antioxidant properties na nakakatulong sa panlaban sa virus. Medyo kailangan lang po titiisin nyo. Alam nyo po sa pait, yung katas ng daon, yun. Pero sisiguraduhin ko po, itong halamang gamot na ito ay effective at para sa mga karamdaman lalo ngayon sa panahon natin yung crisis ngayon, medyo itong hinaharap natin pandemic sa buong mundo, mahal ng gamot ngayon na hindi na natin can afford na makabili. Kaya wala na mong mawawala, subukan lang natin na uminom itong mga medicinal herbs na to. At yun po, isa sa mga napansin ko po na okay po at effective po. Matanong ko lang, kung nung following day ay nagsisimula ng guminhawa ang pakiramdam mo, Inventor Bimbo, yung kumpletong malakas ka na ulit, katulad ngayon, inabot ng ilang araw? 2 days lang po. Okay na po ako ng araw na yon. At ang bilis ng response nung ibig sabihin, Bimbo, nung pangatlong araw mo, normal ka na sa pagkilos mo. Iniwan mo na yung higaan mo. Hindi naman po agad-agad. Of course, medyo yung sakit ng katawan na wala, yung sore throat na wala. Tapos pangalawa, yung pinaka-importante din yung temperature ko, nag-normal na siya ng 35. Ayun. Hindi ka naman inabot ng 1 linggo bago ka maging normal na katulad ngayon ang pakiramdam. Hindi po. Mahirap na pag inabot na ako ng 1 linggo. Medyo mabigat na yon kasi alam ko naman ang precaution natin, kailangan natin pumunta sa ospital pag advice. One week na. Kaya dapat mga 2 to 3 days na mawala na kagad yun. Kaya yun ang napansin ko po sa pag-inom ng Serpentina. At kumain din ng yung mga kagaya ng ampalaya, isa sa mga nakatulong yun eh. Mm-hmm. Okay, maraming salamat sa sharing, Inventor Bimbo. At sana ituloy-tuloy na at hindi ka na muna makahalubilo ng ibang virus para hindi ka na magkakasakit at tuloy-tuloy ang production mo ng iyong mga inventions. Thank you very much. Thank you din po, Dr. E, sa mga advices niyo and of course sa mga nakikinig po sa mga sumusubaybay ng Healing Galing po. Okay, happy healing morning sa'yo. Happy healing morning po. Ang karanasan po ni Inventor Bimbo ay hindi malayong mangyari sa atin. Pero huwag pong mabahala dahil gaya ng ginawa ni Inventor Bimbo ay maaaring agad tayong makarecover sa holistic na paraan. Lalo na punong-puno na po ang ating mga ospital at kulang na ang ating mga doktor at nurses. Huwag na po tayong dumagdag pa sa problema. Kaya nga po, prevention is always better than cure. At tandaan po natin mga kapatid, ang COVID-19 ay droplets. At hanggat wala tayong close contact sa taong may sakit, ay hindi po tayo mahahawa.
para din po itong ibang sakit tulad ng tuberculosis o polio na kailangang lumayo lamang tayo. Huwag po nating saktan ang mga COVID positive at ang mga medical workers natin. Ilagay po natin ang ating sarili sa kanilang sitwasyon. Kung ano po ang gusto ninyong gawin sa inyo, ganun din po ang gawin ninyo sa kapwa nyo. Maging makatao po tayo at imbis na pahirapan, ay tulungan po natin ang ating mga frontliners. Gayahin po natin ang magandang halimbawa ng mga kapatid nating LGU sa ABRA. Gayun din po ang ginawa ng ating magigiting na nasa Philippine Air Force at ng ilan pang pribadong grupo. Alam niyo po ba, namili sila ng mga gulay mula sa mga magsasakang walang mapagbentahan ng kanilang mga ani. Imbis na mabulok at maitapon lamang ang mga gulay, ipinamahagi po nila ito sa mga hindi maatira ng relief goods at sa iba pang nangangailangan. Nabigyang kabuhayan po ang mga magsasaka, hindi nasayang ang mga pagkain at nakapag-donate pa po sila. Yan po ang tunay na bayanihan. Kaya masigabong palakpakan ang dapat po sa ating mga kapatid na ito. At kami rin po dito sa Hilinggaling ay nananawagan kung tayo po ay mag-donate lalo na para sa ating mga frontliners. Isama po natin sa listahan ang mga pagkain makakatulong sa kanilang kalusugan. Makakabuti po kung bibigyan natin sila ng mga prutas na sariwa, oranges, lemon, kalamansi, hinog na papaya, sariwang saging, pati ang palaya at iba pang pagkain na magpapapresko po sa kanilang system para makaiwas sila sa sakit the holistic way. Sana po ay nakatulong sa inyo ang mga ibinabahagi namin kaalaman ngayong umaga. Kaya po nating mapagtagumpayan ang krisis na ito basta tayo po ay tulong-tulong at nagkakaisa. At mag-iiwan po ako ng isang healing thought mula sa acronym ng HOPE. Hold on, pandemic will end. And together, let us heal as one. Happy healing morning po! Samahan si Dr. E at Chef Jeremy sa darating na Healing Galing sa TV at tuklasin ang natural na lunas sa iba't ibang karamdaman sa holistic approach, the Healing Galing Way. Mula sa healing sangkap na ihahain ng ating wellness chef hanggang sa natural healing operation na ipapayo ni Dr. E. Healing Galing sa TV, Sunday, 7 a.m. on 5.